lang kilala kita, anak. Minsan ka lang magalit at kabisado ko yung gigil sa mukha mo. Ano ba problema? Away, magkaibigan lang, oh. Ah, tampuhan. Sino? Si Magda? Bakit naman si Magda kaagad? Hindi ba pwede na si Betchay? Ay, hindi naman kayo nag-aaway ni Betchay, eh. Eh, kayo ni Magda, mula nung bata pa kayo. Away-bate. At kadalasan, pag natatalo ka, sira na kagad ang araw mo. Ano bang ginawa mo? Siya ho yung may ginawa. Isang bagay na kinagalit ko. Ayoko na akong pag-usapan na, eh. Sige. Betchay. Oh, Jordan, pati ka po bihis. Bakit? Para saan? Eh, di ba sasamahan natin si Magda para sa engagement niya? Engagement? Kanino? Sa isang walang kwentang tao. Ikaw na lang doon. Wala akong maiaambag doon. Kumuha ka mo nga to. Ala ka. Una na po ako, ha? Sige, mag-ingat yan. Okay na rin, hindi pupunta si Jordan. Nag-aaway lang kami. Sa tingin mo, okay na kaya yung isusuot ko? Ano ka ba? Bongga kaya yun? Ay, yun na ba yung sing-sing? Ang laki, ah! Binigay niya kahapon. Nag-propose ba ulit? Romantic ba? Nagpaka-romantic, pero... carry lang. Anong oras ba kayong magkikita nitong si Adrian? 7 PM daw po niya ako susunduin. Ay, dapat pala ako umalis. Baka maabutan pa niya ako. Lena, mag-iingat ka. Opo, ate. Basta, nasa labas lang ako, ah. Pag nagkagulo, pag sinaktan ka nila, susugod talaga ako. Wala ba talaga si Jordan? Well... nandito ako. Hindi ko hayaang saktan ka ng mga narsiso. Handa ka na ba, Lena? Ate, ang tanong po dapat, handa na ba sila sa akin? Kaya lang ba? Si... saan si Adrian? Well, Adrian is busy. Marami siyang pinagkakabalahan ngayon. Okay. Oh, may iba tayo. Balitaan ko na hindi daw umuwi si Adrian for a couple of days. May problema ba? Wala! Chismis lang yun. Oh. I actually texted him about this. At? Hindi siya nag-reply. Mukhang hindi siya pupunta. Mali ka na naman, Miguel. Nandito ako. Oh, Adrian! So, bumabalik ka na. Does this mean na tapos ka na sa kahibangan mo? No. You said you wanted to meet her, right? Kaya ako ito. Kasama kay fiancé ko. Fiancé? Yes, fiancé. Kasi ikakasal lang. Magda, ako nga, sa wakas, nagtatagpo-tagpo ulit tayo. What? Magda the freak? Half monster, half human freak? Oh dear, I'm fully human now. Hindi na ako si Magda. Lena ang pangalan ko ngayon. Magda or Lena, you're still a freak to me. Rachel, tama na yan, ah. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Dr. Siso, tao po akong humaharap sa inyo. Nandito po ako dahil inibitahan ako ng anak ninyo. Sandali. Dad, anong nangyayari? Adrian, let me tell you about this girl. Siya si Magda Mendoza, yung ipinakulong natin. The one who tried to ruin me. Ikaw yung Magda na yon? You said that your name was Lena. Well, obviously, she lied. Hindi ako nagsinungaling. Lena na talaga ang pangalan ko ngayon. Pero tinago mo pa rin sa akin. Bakit? Adrian, sinubukan kong sabihin sa'yo. Pero ang sabi mo, hindi na importante ang nakaraan ko dahil mahal na mahal mo ko. Imposibleng mahalin ka na Adrian kung alam niya.
kung sino ka talaga, Magda. Ikaw, Miguel, alam mo nun kung sino ako. Imposible pa talaga na mahalin ako. Ang naaalala ko kasi, ang sabi mo nun, mahal mo ako. What did she say? Miguel? Oh my God! Mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Galing nyo talaga magtago na Can somebody tell me, ano pinag sasabi ng babaeng to? FYI, Rachel, niligawan ako dati ng asawa mo at nabuntis niya ako. Maliwanag na ba? Ikaw yung nabuntis ni Miguel? Sumagot ka, Miguel! Oh, totoo yung sinabi ni Lena. Sabi mo sa akin, yung panliligaw mo kay Magda was fake. Na ginawa mo lang yun kasi may kailangan ka sa kanya. Tapos sabihin na nabuntis mo siya? Ibig sabihin, may nangyari sa inyo, ganun ba? Ang tagal mo kung ginawa mo na namin. Rachel! Huwag dito! Rachel, listen to me. It's my fault. Kinumbinsi ko si Miguel na huwag munang ipaalam sa'yo ang nangyari sa kanila. So alam mo yung tungkol nito. Hindi naman totoo yung relasyon nila. At siya yung pagbubuntis, that wasn't supposed to happen. Sinamantala lang ng babaeng yan yung pagkalasing ni Miguel, kaya may nangyari sa kanila. Excuse me, ako ang pinagsamantalahan. Nilasing ako nung gabing yon. Hindi ko nga alam ang ginagawa ko eh. Ah, excuse yan ng mga makakating babae. Paano mo alam? Oh, from experience? Naging tanga ka na rin ba nung kabataan mo, Madam Vanessa? Enough! Get out! No! No! Let her stay. Para mapag-usapan natin lahat ng dapat pag-usapan. Anong nangyari sa bata? Nalaglag. Pinatay. Ano? Huwag ka nga magdrama dyan. Nakunan yung bata sa kulungan. Kung merong pumatay sa bata, ikaw yun dahil pabaya ka. Umalis ka na! Adrian, hindi mo malang baka pagtatanggol? Bakit? Niloko mo ako. Sige. Aalis ako. Pero hindi pa ito ang huli. Dahil maaaring wala nang sabit si Miguel. Pero si Adrian, meron. Don't tell me! Adrian, ano ang pinagsasasabi ng babaeng ito? Buntis ako at si Adrian ang ama ng bata. Napakalandi mo talaga, ha? Nilandi mo yung anak ko at yung pamangkin ko. Well, hindi ko kasalanan na nahumaling siya at siya sa akin. Dahil hindi ka kilala ni Adrian. Like, how could he love you? How could anyone love you? You're nothing but a fake and a liar. At kahit pinaritokin mo yung mukha mo, you are still the same pathetic freak! Tapos ka na kumuda? Okay. Kahit ano pang sabihin ninyo, pagtabuyan niyo ako, kamuhian niyo ako. Pero dahil dito sa baby namin ni Adrian, sa ayaw at sa gusto ninyo, mananatili akong bahagi ng pamilya ninyo. Laters! Kailangan natin mag-usap. Huwag mo akong pilitin, Miguel! Or I swear to God, hihingi ako ng divorce sa'yo! Pinagbabantaan mo ba ako? Oo, out of desperation, kung i-manipulate si Lena, may nangyari sa amin. Desperado ako na patunayan ko yung sarili ko kay Tito Lucas. Pero ginawa ko yun dahil gusto kita mabigyan ng magandang buhay. Should we settle down? Oh yes, Miguel! Alam nating pareho na hindi ako ang dahilan kung bakit mo ginawa yun. It has always been your need to feel accepted sa sarili mong pamilya. Di ba, Miguel? Oo! Oh, dati! Totoo yan! Pero all I want now is maagaw ko yung posisyon ni Adrian sa kumpanya. Dahil tinanabaho ko yun. At least, malinaw na sa akin kung ano yung mas importante sa'yo. Trish. Dad, Ma, I'm really sorry. I thought she was Lena. Wala kang kamalay-malay. Because you don't use your brains! Ano bang nakita mo sa kanya, anak? Ang dami-daming babae na nagkakandarapa, patay na patay sa'yo! You can have whoever you want, bakit naman siya pa? Eh, hindi ko siya kilala! I thought she was Lena.
I love the Jaslena. Love? At biluntis mo pa! Okay. Adrian, I understand na hindi mo siya kilala. Pero ngayon, alam mo na, yung Lenang yon at yung kaaway namin na si Magda ay iisa. Believe me, trinabaho kanya para makaganti sa amin, sa atin. She used you. Do you understand that? Ginamit kanya. Ano ba yan, Lena? Ang usapan natin, si Adrian lang masisira ng papel. Bakit pati ako dinamay mo? Nagka-problema tuloy kami ng asawa ko. Oo. Nasira naman si Adrian, ah. Sorry na lang kung may iba pang lumabas. Hindi mo na dapat inungkat ang nakaraan. Miguel, bahagi ang nakaraan sa kasalukuyan. Hindi na may iwasan yun. Si sana iniwasan mo. Ang usapan natin si Adrian. Pati ako dinamay mo. Teka. Ba't ka ba nagre-reklamo? Mas may laban ka na kay Adrian ngayon kaysa dati. Oo, siya yung totoong anak, siya yung kadugo. Pero dahil pinapasok ni Adrian ang kaaway niya sa mismong bakuran ninyo. Sigurado ngayon si Lucas, nagdadalawang isip na siya kung ibibigay pa ba niya ang susi ng kaharian sa kanya. O paano na kami ni Rachel? Pwede ba? Gumawa ka ng gulo nung naglihim ka sa asawa mo, pwes ayusin mo mag-isa mo. Tapos na yung deal natin. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Hindi pa pinapanganak ang babaeng manluloko sa akin! Hindi kita niluloko, mahal kita! Sinungaling! Uy, ano na? Hindi sumasagot eh. Uy, ito lang! Lena! Lena! Adrian! Natakot ka. Ngayon natatakot ka! Akala ko ba kilala mo yung mga Narciso? Alam mo na hindi namin palalagpasin to. Sasaktan ako, Adrian! Mas sinaktan mo ako! Ako, si Adrian Narciso. Ang prinsipe ng salbasyon. Ginawa mo akong tanga at inutil sa harapan ng mga magulang at kaibigan ko. Alam mo na hindi ko ito palalagpasin! Lena! Lena! Pati mga magulang ko, binastos mo. Binastos mo sila sa loob ng pamamahay nila! Lena! Sulto na lang ako, napilitan lang ako pagtanggol ang sarili ko. Adrian! Wala ka ba susi dito? Lena! Wala! Lena! Tawa na ako! Ilisan mo! Petsay! No, ito! Nakita ko na! Hoy! Magkasabot kayo. Naku! Hindi! Nagkakamali ka na iniisip! Mabubuti silang tao! Magkatrabaho lang sila sa MNR! MNR! Kasabot nyo si Ramon ng Joaquin, yung pumatay sa lolo ko! Jordan! Jordan! Tawa na! Umalis ka dito! Tawa na, Adrian! Ikaw lang ang babae niya. Kita. Mahal na mahal. Kakalabanin ko yung pamilya ko para sa'yo. Paninindigan kita kahit itakwil nila ako. Yun pala! Ginamit mo lang ako para sirain yung pamilya ko. Para gantihan sila. Ngayon, mamatay ka! Adrian! Adrian! Adrian, tamo na! Sigurado ko mahal ka ni Lena! I promise yan! Kilala ko yan simula ang pagkabata mo namin eh! Kaya nga yung baby niyo, di ba? Nagbungay magmamahalan niyo yung baby niyo. Wala siyang kinalaman dito. Maawa ka sa baby niyo. Maawa ka sa baby niyo. Wala.
Eno ngayon kung buntis. Niloko ka. Dapat tinuluyan mo na. Hindi kaya. Konsensya ako eh. May konsensya ka? Para sa taong lumoko sa'yo? Kailan pa? E di mamana ka sa akin? Sa Tito Brian mo? Mahal ko eh. Uy! Uy, ha? Mukhang fresh at flawless ang aura mo today. At ang sexy natin, ha? Kasi po, ilang araw na po kung hindi iniistorbo ni Adrian, kaya nakatulog po ako ng mahimbing. Mabuti naman yon. So, wala nang Project Adrian. Tama po si Jordan eh. Ibang klaseng hayop si Adrian, kayang pumatay. Narciso nga. Kaya, okay na po na nasaktan ko sina Lucas at Vanessa, pati na rin sina Rachel at Miguel. Okay na po muna yon sa ngayon. Ate Maiba lang, tinan niyo po itong sales figure ng Saturn Dream. Wow. Very impressive. Magandang simula yang. Ang ganda. Maganda yung simula pa lang ng product line natin eh nag-iingay na tayo ng gusto. Tama po kayo. Simula pa lang to. Ngayon pa lang pinaplano ko na at pinag-aaralan ang mga susunod nating ilalabas. Ang galing mo naman. Ang advance mo na mag-isip. Ate, kung gusto natin makahabol sa Royal Wellness, kailangan mas marami tayong bala. Dapat mas malawak ang line of products natin. At gusto ko yung mga produkto na may skin protect at health benefits. Matataranta na naman ang mga narciso pag lumabas yung product line na yan. Magkagalaiti sila dahil hindi tayo tumitigil na kompetensyahin sila. Masaya lang. Ang saya lang makita si Lucas Narciso na nanggagalaiti. Pero masasaya po kayo kung masisira ninyo ang pangalan ni Lucas bilang doktor. Kung mapapatunayan ninyo na dahil sa kanya, kaya may namatay na pasyente na plastic surgery niya. Ayun ang pinakamaigi. Pero kakailanganin natin ang tulong ng mga doktor at mga nurse na kasama niya nag-perform ng plastic surgery noong araw na yun. Oh, Brian. Alam mo bang buntis si Lena kay Adrian? Nasabi nga ni Adrian sa akin. O, di alam mo na kung ano gagawin mo. Gagawin ko rin yun, ate, pero hindi ngayon. Bakit hindi ngayon? Ano pang hinihintay mo? Yung makapanganak si Lena? Ate, kapag ginawa natin yan ngayon, mawawala si Adrian sa atin. Bakit naman mawawala si Adrian sa atin? Kapag inapi mo si Lena, maaawa siya. Poprotektahan niya si Lena. Kakalabanin niya kayo. Mahal niya eh. Hindi niya mahal si Lena. Nagising na siya. Ate, hayaan mo na lang muna si Adrian. Narciso yan eh. Mayabang yan, ma-pride. Gigising at gigising din siya. At siya mismo ang gagawa ng paraan. Huwag mong pangunahan. Maniwala ka sa akin. Kilala ko si Adrian. Close kami, oh. Ah, close kayo. Hayaan mo. Aaliwin ko siya para makalimutan yung Lena na yan. Tito. Oh, paborito kong pamangkin! Ano, game na? Ma, you're here. Ano, maglalaro ka rin? Of course not. Nandito lang ako para ibigay yung allowance ng Tito Brian. Ano, mauna na ako, ha? Huwag kayo magpapatalo. How about me? Wala yun, ha? I gave you already. Sige. Oh, bayan mo na ako. Bakit naman ganun, Vanessa? Sobrang nasaktan si Rachel sa ginawa ninyo ni Miguel sa kanya. Gusto namang umuwi ng bahay, pinigilan ko lang. Mabuti naman, Conrad. Mas lalong hindi sila magkakaayos ni Miguel kapag umuwi si Rachel. Ano ba ang nangyari? Alam mo naman kung ano nangyari, di ba, Conrad? Bakit pa kailangan mo pa ng explanation? Kamali si Miguel, pero nagawa naman ng paraan. Tinago niyo kay Rachel na nakabuntis si Miguel ng ibang babae while they were in a relationship. You're right. Nakabuntis, pero nalaglag naman. So bakit pa sasabihin? Mas masasaktan lang si Rachel nang dahil sa wala. Kapag lumaki yung negosyo ko ng sabon,
Pwede na po kayo tumigil sa pagsasaka. Ako na pong bahala sa ating dalawa. Tapos, ipapagawa ko po kayo ng malaking malaking bahay. Tapos, ibibili ko rin po kayo ng sasakyan. Ako, Magda, huwag mo na akong intindihin. Masaya na ako pag matupad mo na ang mga pangarap mo. Ha? Lahat po ng mga aral ninyo, tinatandaan ko po yan. Katulad na katulad lang ng... Noni, mabisa po yun sa germs, pero maganda din po sa balat at sa buhok. At pag sinamahan niyo po ng saluyot, anti-aging na po yun, no? So, mas marami ka pang alam sa akin ngayon, ah. Sandali, ah. Sandali. Iba, Magda, alam mo kung ano ito, ha? Opo. Diyan po nakasulat yung mga formula ng herbal medicine mo. At dito mo rin isusulat ang formula ng sabon mo. Talaga po? Kahit kulabulanit yan, iyan ang pamana ng pamilya natin. At ikaw ay bahagi na nito. Salamat, Pulo. At? At? Ito naman po, ang weapon natin. Pero higit po sa lahat, Lo. Kayo po ang pinakamatinding secret weapon ko. Wala pong araw na lumilipas na hindi ko kayo naiisip, Lo. Buong buhay niyo, ginugol niyo sa pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Hindi niyo po dapat sinapit ang ganong katapusan. Nagsisimula na po ang paniningil ko sa mga narasisolo. At sisiguraduhin ko na magbabayad sila. Magbabayad sila ng malaki.